mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Tungkulin sa trabaho o tungkulin sa isang tao. Yan na siguro ang isa sa pinakamabigat na pagsubok na mararanasan ng isang tao sa kanyang tungkulin. Dahil hindi mo maiiwasan na bitawan ang isa para sa isa mong pinili. Ako, kung ako ang tatanungin niyo, masasabi ko na sobrang delikado ko sa aking sinumpaang tungkulin bago pa man ako pumasok sa trabaho. Ngunit hindi ko inaasahan na darating ang araw na isang tungkulin ang siyang gugulo sa isipan ko. At iyon ay ang tungkulin sa isang tao. Kaya naman pamamagatan ko ang kwento kong ito ng Tungkulin sa Likod ng Uniforme. Ako nga pala si Leo. At dito sa kwentong ito ay inyong malalaman kung anong tungkulin ang mas pipiliin ko na sa tingin ko ay makabubuti para sa aming dalawa. Bata pa lang talaga ako ay pangarap ko na talaga maging isang pulis. Simula kasi nung naagrabyado ang magulang ko, ay talagang mas nagpursige ko na abutin ang pangarap kong ito. Dahil nga sa ayokong ayoko na may naaagrabyadong tao. Kaya naman nung ako ay nagkolehiyo na, ay nagdoble kayod talaga ako. Bukod kasi sa pag-aaral, ay nag-sideline work din ako upang may pantusto sa pang-araw-araw kong gastusin sa pag-aaral. At sa awa naman ng Diyos, ay matagumpay kong nakamit ang pangarap kong maging isang pulis. Dahil nga din sa pagiging cum laude ko, nung ako ay nakapagtapos, ay sunod-sunod na ang alok na trabaho ang inalok sa akin ng iba't ibang kumpanya. May ilan na hinihikayat ako na magturo sa review center. Habang ang iba naman ay inalok sa akin ang isa sa mataas na posisyon sa pagtuturo sa mga criminology students. Ngunit lahat ng yon ay magalang kong tinanggihan. Sapagkat ang nais ko talaga ay maglingkod sa lugar kung saan ako lumaki. Mas pinili ko nga na maglingkod sa probinsya kung saan ako ipinanganak at nabuo ang pangarap kong ito. Kung hindi nyo nga natatanong, ay laki ako sa probinsya. At mula pagkabata, pangarap ko na ang maging alagad ng batas. Mula nga nang pumasok ako sa trabaho, ay nasa isip ko na na sa araw-araw kong serbisyo ay may kaakibat ng panganib at sakripisyo sa buhay ko. Sabi nga nila, kapag ikaw ay alagad ng batas, ay nasa hukay na ang isang paa mo. Ngunit hindi ko ito ikinabahala, sapagkat sinumpaan ko ito at handa akong maglingkod maging buhay man ang aking kapalit. Sa loob pa nga lang ng ilang buwan ay iba't ibang operasyon na ang nasaksihan ko. Pero gayon pa man ay naging buo ang loob ko at hindi man lang nakaramdam ng tibok ng puso. Pero hindi ko inasahan na sa isang kapwa pulis ko pala matatagpuan ang isang bagay na magpapatibok ng mabilis sa puso ko. Isang araw, habang ako ay nasa presinto na punong-puno ng determinasyon dahil katatapos nga lang ng aming operasyon, naisipan ko muna na magpalamig sa labas. Habang naglalakad ako papalabas ng presinto, ay napansin ko kaagad ang isang babae sa dulo ng hallway. Siya si Altea, ang bagong saltang pulis dito sa aming presinto. Siya ay nakangiti habang nakikipag-usap sa ilang kasamahan namin. Hindi ko rin maintindihan sa sarili ko kung bakit hindi maalis-alis ang tingin ko sa kanya. Lalo na sa matamis niyang ngiti. Kaya naman, dahil doon ay agad akong nakaramdam ng paghanga sa kanya. Hindi ko maintindihan, pero
parang may nagpindot ng tibok ng puso sa loob ko. Napakaaliwalas ng kanyang ngiti. At parang sinag ng araw ang kanyang presensya para sa akin. Sa unang pagkakataon ko nga na nakita ko siya, iba na talaga ang nararamdaman ko. Sa unang linggo niya sa presinto, malihim kong inobserbahan sa Althea mula sa malayo. Hindi ko pa kasi siya kinakausap. Pero sapat na ang makita ko siya para makumpleto ang araw ko. Ngunit hindi ko inakala na darating ang araw na siya ay aking makakasama. At dito ko nga siya sinimulang kausapin. "Hi Althea," sabi ko, pilit na itinatago ang kaba sa dibdib ko. "Leo nga pala, makilala ko sa kanya." "Hello Leo, kilala na kita. Madalas kang ikwento sa akin ng mga kapwa nating pulis," sagot niya sabay ngiti. "Althea nga pala, it's nice meeting you sir," kanya namang pakilala. "Bagong salta ka lang, di ba? Bakit mo pala naisipan na maging alagad ng batas? Sa ganda mong yan, pwedeng-pwede kang maging modelo eh." Eka ko sa kanya na siya namang ikinangiti nito. "Palabiro ka pala, sir. Pangarap ko kasi talaga na maging isang pulis, dati pa man, upang ipagtanggol ang bansa natin," sagot nito. "Pareho pala tayo ng pangarap eh. Sana ngayon, pareho rin tayo ng pinapangarap," bigla kong sagot sa kanya. "Bakit? Ano ba ang pangarap mo ngayon, sir?" Nagtatakang tanong nito. At out of nowhere, bigla kong nasabi ang katagang, "Ikaw." "Ako?" May pagtataka sa tono ng boses nito. Ilang segundo muna ang lumipas bago nag-switch in sa akin ang nasabi kong yon. "I mean, ikaw, ano ka ko pangarap mo ngayon?" Malusot ko. Sumubunga muna ito ng pagkain bago ako sagutin. Ngunit bago pa man siya magsalita, ay napansin ko na sumabit sa labi niya ang sarsa ng kanyang kinakain. Kaya naman, hindi ito nakapagsalita noong pinunasan ko ng tissue ang kanyang labi. At sa pagkakataon ng iyon, ay kami ay nagkatitigan. "Sir Leo, Ma'am Althea, pinapatawag po kayo ni Chip sa kanyang opisina." Kami nga ay nabalik sa aming sarili, matapos kaming tawagin ng kapwa naming pulis. Ang titigan na yon ang siyang naging hudyat upang mapatunayan ko na may kakaiba na akong nararamdaman para kay Althea. Hanggang sa ang aming simpleng usapan nga ay ang siyang naging dahilan upang unti-unti naming makilala ang isa't isa. Tulad ko nga, kahit sa trabaho, kitang-kita ang dedikasyon niya at pagmamalasakit sa mga tao. Sa tuwing may operasyon kami, lagi kong pinapanood ang paraan ng pagtatrabaho niya. Maingat, matalino, at puno ng kumpiyansa. Iyan ang naging dahilan upang makabuo ako ng pagmamahal para sa kanya. Kaya naman, isang gabi, matapos ang isang matagumpay na operasyon, nagkayayaan ng grupo na mag-unwind sa isang bar malapit sa presinto. Medyo nag-aalinlangan pa nga ako nung una dahil hindi ako sanay sa ganitong gimmick. Pero naisip ko na pagkakataon na ito para mas mapalapit ako kay Althea. Habang nasa bar, nakaupo kami ni Althea sa isang sulok at nag-uusap. Masaya ang paligid. At dahil medyo marami na rin kaming nainom, mas naging komportable ang aming kwentuhan. "Alam mo, Leo," sabi ni Althea habang tumatawa, "hindi ko akalain na magiging magaan ang loob ko sa'yo.
parang ang bilis nating naging magkaibigan. Lasing na pagkakasabi niya sa akin. Nakangiti akong tumingin sa kanya. Ako nga rin, Althea. Ibang klase ka kasi. Parang ang gaan mong kasama. Sagot ko naman kay Althea. Habang lumalalim nga ang gabi, hindi ko mapigilang mapansin ang lambing ng kanyang mga mata at ang init ng kanyang mga ngiti. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang may umuusbong nakakaibang damdamin sa akin. Kaya naman walang pasabi-sabi na sinunggaban ko ang kanyang labi. Laking gulat ko naman na hindi ito nag-react at hinayaan lang ako na halikan ko siya. Isang bagay na babago sa aking buhay. Dahil kinabukasan, hindi ko maiwasang mapag-isipan ang mga nangyari. Alam kong mali din na mailove sa kapwa ko pulis. Lalo na at hindi pa naman kami ganoon katagal magkakilala. Pero parang hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman kong ito. Lalo na't madalas kaming magkasama sa mga operasyon at laging magkausap sa tuwing break. Pero mula nga nung hinalikan ko siya, ay para bang nagkaroon kami ng barrier sa isa't isa. Para bang nagkaroon ulit kami ng ilangan. Siguro dahil na rin sa paghalik na ginawa ko. Lumipas ang mga araw at unti-unti ngang napalayo si Althea sa akin. Kaya naman nung nagkaroon kami ng isang operasyon na kung saan kaming dalawa lang ang magkasama, ay heto na ang ginamit kong pagkakataon upang ipagtapat ang nararamdaman sa kanya. Isang araw, habang naglalakad kami papunta sa kasong aming hahawakan, nagkaroon kami ng isang seryosong pag-uusap. Althea, may gusto sana akong sabihin. Sambit ko, pinipilit na lakasan ang loob. Matagal na kitang gusto. Alam kong hindi ito tama, pero hindi ko kayang itago pa. Diretsahan kong pag-amin sa kanya. Tumingin siya sa akin, at sa mga mata niya ay nakita ko ang gulat at saya. Leo, hindi ko inaasahan na sasabihin mo yan. Pero aaminin ko, may nararamdaman din ako para sa'yo. Ito ang kanyang sinabi na labis na ikinagulat ko. Akma ko nga sana itong hahalikan. Ngunit kami ay napahinto nung napansin ko na nasa harap ang aming chip. Ibang trabaho yata ang tinatrabaho niyo ah. Sabi ng aming chip sa amin. Humingi kami ng paumanhin sa kanya at muling ibinaling ang atensyon sa kasong aming hinawakan. Pero sa pagkakataong ito ay alam namin na mahal namin ang isa't isa. At doon na nga nagsimula ang aming hihim na relasyon. Sa likod ng uniforme at sa gitna ng aming mga tungkulin, natagpuan namin ang pag-ibig. Madalas kaming mag-usap sa mga sulok ng presinto, mag-date sa mga lugar na hindi kami makikilala, at magpalitan ng matatamis na mensahe. Ngunit hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay puro saya. Dumating kasi ang araw na kinailangan naming harapin ang katotohanan na hindi pwedeng maging kami. Masyadong komplikado at delikado ang sitwasyon, lalo na sa trabaho. Isang gabi, biglang nanlamig ang pakikitungo ni Althea sa akin. Kaya naman minabuti ko na kausapin ito. At dito ko nga nalaman ang kanyang dahilan. Leo, kailangan nating maging totoo sa sarili natin. Sabi ni Althea habang nakatingin sa akin. Puno ng lungkot ang mga mata. Hindi natin kayang itago ang relasyon natin habang buhay. Dagdag pa niya. Niyakap ko siya ng mahigpit.
nararamdaman ko ang bigat ng desisyon na kailangan naming gawin. Alam kong tama siya. Mahal ko siya, pero mahalaga rin sa akin ang aming propesyon at reputasyon. Tanging luha at yakap lang ang naging tugon ko sa mga sinambit niya. Leo, mahal kita, pero patawad dahil mas mahal ko ang aking tungkulin. Ito ang huli niyang katagang sinabi bago siya kumawala sa aking pagkakayakap. Kita sa kanyang mata ang sakit na nararamdaman niya sa desisyon na ginawa niyang yon. Sa huli, pinili naming iwanan ang aming relasyon sa likod ng uniforme. Masakit, pero alam naming ito ang tama. Mahal kita, Althea. Hanggang sa muli, mahal kong pulis. Ito ang salitang sinulat ko sa aking liham para kay Althea bago ako tuluyang lumipat ng trabaho. Masakit tanggapin, pero sa tingin ko ay dito gagaan ang loob ko. Bago ko nga tuluyang lisanin ang presinto, ay lumingon muna ako rito. At dito nga ay napangiti ako at napasabi ng katagang, "Paalam, mahal kong Althea." At dito na nga nagtatapos ang kwento kong ito. Ang aming kwento ay nanatiling isang lihim. Isang alaala na dadalhin namin habang buhay. Sa kabila ng lahat, hindi ko pinagsisisihan na nakilala ko si Althea. Ang pagmamahal ko sa kanya ay isang bahagi ng buhay ko na hindi ko makakalimutan. Simula nga nung lisanin ko ang presinto, ay nawalan na rin kami ng koneksyon sa isa't isa. Pero umaasa pa rin ako na darating ang panahon na kami ay muling magkakausap ni Althea. Hindi bilang magkarelasyon, kundi bilang isang magkaibigan na may respeto sa isa't isa. Sa likod ng uniforme, natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi laging madali. Pero ito ay laging nagbibigay halaga sa ating pagkatao at sa ating mga desisyon. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Leo at ito ang kwento ng buhay ko.